Magandang araw mga kaibigan at welcome dito sa ating special episode ng Recorded Video Instruction dito pa rin sa pagpapatuloy ng topic number 2, Functions of the Prosecution dito sa serye natin regarding the Prosecution Pillar. So sa part 2 ng Functions of the Prosecution, nabanggit natin na meron tayong iba-ibang lugar kung saan pwede tayong mag-file ng complaint or information. Ang general rule nga natin dyan, kung saan nangyari yung krimen, doon natin siya ipa-file. Okay? Pero meron mga krimen kasi na nangyayari in a different place. Like for example, sa loob ng train, aircraft, other public or private vehicle. So nabanggit nga natin na pag dyan nangyari, pwede tayong mag-file sa any municipality kung saan napagdadaanan ito. Kapag vessel naman ang pinag-uusapan or yung sasakyang pandagat, pwede natin ito i-file sa kahit saan na munisipyo na pinagdaanan na, dinaanan na nung sasakyang pandagat na yon. At nabanggit natin sa ika-apat na rule na merong mga krimen na nangyari sa labas ng Pilipinas pero dito pa rin sa loob itatry. Dito pa rin sa loob sasampahan ng kaso. Bakit nagkaganon? Lahat kasi ng sitwasyon na yon ay nakapaloob sa Article 2 of the Revised Penal Code. Okay? Article 2 of the Revised Penal Code. So, ito yung extra-territoriality principle ng ating criminal law. Okay? Itong Article 2 na to ay nagbibigay sa atin ng idea kung ano-ano ba yung mga sitwasyon kung saan dito pa rin nga sa Pilipinas ipafile yung kaso kahit nangyari siya sa labas ng ating teritoryo. Unang-una na dyan ay itong phrase na to. Should commit an offense while on a Philippine ship or airship. Ibig sabihin yan, kahit nasaan pang lupalop ng mundo yung eroplanong yon or yung barkong yon, so long as bit-bit niya ang matawat ng Pilipinas, ang Philippine flag, nakaregister siya dito sa Pilipinas, ano man ang krimen na mangyari sa loob ng sasakyan na yan, dito pa rin siya papakinggan. Okay? Number 2, should forge or counterfeit any coin or currency note of the Philippines or obligations or securities issued by the government. So this is talking about money, okay? Or any other form of documents na pwedeng tumayo bilang pera. Okay? Ang crime na ginawa dito ay pamimeke. When we say forging, we are talking about faking currency coins. Okay? But when we say counterfeiting, ang pinipeke naman natin dito ay yung perang papel or kung ano pa man na dokumento na pwedeng tumayo bilang isang pera. Okay? So kung ikaw ay gumawa ng mga krimen na to, na meke ka ng barya or na meke ka ng perang papel or any other form of document, financial documents, dito ka pa rin sa Pilipinas mananagot kahit nasa ibang bansa ka pa. Okay? Ito namang number 3 na nagsasabi na should be liable for acts connected with the introduction into the Philippines of the said obligations. Hindi ikaw yung mismong gumawa, hindi ikaw yung mismong pumeke nung pera na yon, pero involved ka sa pagpapasok nung pera na yon, papasok dito sa Pilipinas. So say for example, ginawa yung peking pera sa Singapore pero wala ka namang papel sa paggawa nun. Pero sa'yo yung barko na ginamit, papasok para ibalik dito sa Pilipinas at pagganahin na yung pekang pera dito sa Pilipinas, magiging liable ka under this rule. Should be liable for acts connected with the introduction into the Philippines of the said obligations. Ika-apat, while being public officers or employee, should commit an offense while on the exercise of their function. So, meron kasi tayong tinatawag na mga embahada, di ba? Itong mga embahada na to, these are buildings na matatagpuan natin sa ibang bansa. Kung ikaw kasi OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, sakali man na magka-problema ka doon sa bansang pinagtatrabahuhan mo, wala kang ibang pwedeng puntahan kundi yung embahada ng Pilipinas. At kung sino man yung nagtatrabaho doon, ay tutulungan ka upang ma-resolve yung problema mo or makauwi ka dito sa ating bansa. Okay? Pagka merong krimen na nangyari in the exercise of their function, kung sino man na public officer or empleyado na nagtatrabaho sa mga lugar na yon, okay? Dito nila kakaharapin ang kanilang kaso kahit nasa ibang bansa pa sila. And the last one, should commit any of the crimes against national security and the law of nations. Kapag sinabi natin na law of nations, ito yung mga batas na pinagkakasunduan ng almost lahat ng bansa sa buong mundo. Okay? Example ng mga crime na yan ay cybercrime, human trafficking, terrorism, at genocide. Pag sinabi natin na genocide, ito yung pagmasaker ng isang lahi. Kung kilala nyo si Adolf Hitler, siya yung nagpauso nito when he killed millions of Jews nung nakaraang World War II. Itong mga krimen na to, hindi lang ito tinitingnan
bilang isang krimen sa isang bansa. These are what we call crimes of the humanity. Kaya ito ay bumabalga sa batas ng iba't ibang bansa. Being so, kung ikaw ay nakagawa ng crime na yan, kahit nasa ang bansa ka pa, dito ka pa rin sa Pilipinas lilitisin. At the same time, we also have crimes against national security. So, ito naman yung mga krimen na ginagawa na nakaka-endanger or nakakapahamak sa national interest or sa national interest or sa seguridad ng bansa. Okay? So, ito yung mga krimen tulad ng treason, sedition, kudita, rebellion. Kasi ang kinakalaban natin dito is not a person but the entire country itself. So, yung seguridad ng bansa ang ilinalagay natin dito sa alangain. Kaya kung nasaan ka pa, dito ka pa rin itatry sa Pilipinas. So, kung kilala nyo si Jose Maria Sison, yung founder ng NPA, di ba? Nasa Netherlands siya nung kanyang itinatag ang New People's Army. Pero dahil siya yung leader nun, kahit nasa Netherlands pa siya, at dahil crimes against national security yung krimen niya, dito pa rin siya sinampahan ng kaso. Pero never siya tumungtong dito nung time na ginawa niya ang National People's Army or the NPA. Okay? So yan po yung Article 2 ng Revised Penal Code, which is again tumutukoy sa mga krimen na hindi nangyari sa loob ng teritoryo ng Pilipinas pero dito pa rin natin siya diringgen. Okay? So sana nagets natin yung special recorded session natin na yan, at nagpapasalamat ako sa pakikinig always dito sa ating recorded video series. Sana subaybayan pa rin natin, at again ang magiging next topic natin ay tungkol naman sa iba't ibang karapatan ng isang akusado. So sa ngayon ako ay magpapaalam, at maraming salamat ulit sa pagtatangkilik.